switch over and shut the ringing alarm clock off. Kanina pa talaga ako gising pero hindi ko kayang bumangon ng kama. I feel weak. Nangangalay ang buong katawan at makirot din ang pagitan ng mga hita ko. Hindi naman kasi ako pinatulog ni Daniel kagabi. When he said he wanted me to be his slave, he actually mean para usan. Nasasanay na nga ako. We do it almost every night. Every morning. O kung kailan siya maabutan. Minsan napapagod na talaga ang katawan ko. I don't have the same strength as he does. That's a fact. Kayang-kaya niya akong ibato sa kama, patuwarin at buhatin papatong sa kanya ng walang kahirap-hirap. Pakiramdam ko tuloy nangangayayat na ako at ang gaan-gaan ko na. Matagal na namin ginagawa ang bagay na yon, pero I don't know, nasasaktan pa rin ako. I'm not sure if I'm still tight or he's just too big. I can't really say he's forcing me to do it, because somehow I meant sometimes I like it too. God knows how much I love this man lying beside me. At kung ito lang ang tanging paraan para maramdaman ko siya, kakayanin ko. Daniel is a monster in bed. Hindi naman siya ganito dati. When we got married, he didn't touch me for about a month. Pakiramdam ko tuloy noon, hindi talaga siya interesado o naaakit sa akin. At nung gabing ginawa na namin yon, he was very gentle. Like he's really respecting me and body. But now he's different. He has changed a lot. I have never imagined he could be this wild in bed. Ewan ko kung saan niya natutunan yon. Man's nature, maybe? O pwede rin namang nagpa-practice siya sa ibang babae. That's possible though. Because reality check, he despises me. And I know he will do everything just to see me hurting. Sinilip ko siya sa tabi ko. Tulog na tulog ito. Halatang napagod din. Nagkumot ako at binuhat ang sarili ko pataas para mas makita ko siya. His thin, pinkish lips are slightly opened. Guwapong asawa ko lalo na kapag tulog ito. Yun lang kasi ang tanging oras na hindi ito galit. Pagalit siya o kaya'y lasing sa alak, nakakatakot ang itsura niya. I miss the old him. Yung maliwalas niyang mukha, yung walang reaksyon pero at least hindi nagagalit. Natigilan ako nang bahagyang dumilat ang mga mata niya. He looked at me for a second bago siya umiwas ng tingin. What are you looking at? He asked in annoyed tone. Binaba ko na lang ang tingin ko at bumalik sa pagkakahiga. Nairita na naman siya. Nang nawala ng pangungunot ng noon niya at mukhang nakatulog na ulit siya, umikot ako patagilid at niyakap siya. I rested my head on his firm chest and listened to his heartbeat. Pinapakiramdaman ko kung itutulak niya ako palayo tulad ng parati niyang ginagawa kapag niyakap ko siya. Pero hindi naman, he stayed still. Siguro pagod talaga siya at walang lakas manulak. So I decided to use this chance to hug him longer. Hindi ko ito nagagawa kapag ising siya eh. Nanatili lang ako nakayakap sa kanya hanggang sa ma-realize kong kailangan ko nang bumangon dahil ipaghahanda ko pa siya ng almusal. Dahan-dahan akong bumangon ng kama para hindi ko siya magising. I sat on the side of the bed for a while. My legs are aching but I have to move. Pinulot ko mga damit namin na nagkalat sa sahig at dumiretso na sa banyo para maligo. Catherine, help me on this. Hininto kong paghuhugas ng mga pinggan at lumapit sa kanya para ayusin ang necktie niya. Mukhang nasa good mood siya ngayon dahil tinawag niya ako sa palayaw ko. Maganda sigurong gising. Ano gusto mong ulam mamaya? I'll cook, sabi ko habang tinataling kurbata niya. Pansin ko naman na binaba niya ang tingin niya sa akin at matagal-tagal rin bago siya sumagot. Hindi ako dito kakain, tipid na sagot niya. Nalungkot ako bigla. Lagi niya na lang akong hindi sinasabayan sa pagkain. Kapag almusal lang, depende pa yun kung nasa mood siya. Minsan kasi hindi na nito pinapansin ang hinahanda ko. Bigla-bigla na lang siyang aalis ng bahay nang walang pasabi. Mag-isa lang tuloy ako palaging kumakain. Malapit na ako mabaliw dito. Bakit? Tanong ko sa kanya. Umikot naman pataas ang mga mata niya. May dinner meeting ako. Ah, eyesight. Anong oras ka uuwi? I don't know. Pwede ba? Huwag kang ang tanong na tanong. Natahimik na lang ako. Nagsisimula na naman siyang mairita. Ayaw niya kasi ng ganun. Yung tanong na tanong, nakukulitan siya. I finished fixing his tie at pinlansya ko gamit ang mga kamay ko ang kaunting gusot sa long sleeve polo niya. Ramdam ko nakatitig siya sa akin habang umahaplo sa mga palad ko sa damit niya. Kilalang kilala kong asawa ko. Alam kong ibig sabihin na lahat ng mga tingin niya. Alam kong may binabalak na naman siyang gawin sa akin and I was right. He pulled my hair kaya naman napatingala ako.
Siniksik niya ang mukha niya sa leeg ko at sinimulang halikan at sipsipin ang parteng yun. Bago ko pa siya maitulak palayo ay nabuhat na niya ako paupo sa dresser. Mabilis niyang nahila pababa ang suot kong kamison. Daniel, malilit ka! Paalala ko sa kanya para sana ihinto niya ang ginagawa niya. Just shut up. You're my slave, remember? Napapikit na lang ako ng madiin at hinayaan siyang gawin ang gusto niya. Wala rin naman akong magagawa. If I refuse, mas masasaktan lang ako. Inayos kong kamison ko habang si Daniel naman ay nagmamadaling binubotones ang polo niya. Nilapitan ko siya para sana tulungan siyang isara ang mga botones dahil late na siya sa trabaho. Pero tinaboy niya lang ang mga kamay ko at umiwas. Ako na, just bring my laptop to the car. Utos niya na sinunod ko naman. Kinuha kong laptop bag na nakapatong sa work desk niya at dumiretso na sa sasakyan. Maya-maya lang ay lumabas na rin ito ng bahay. Hinintay ko na lang siya sa tabi ng kotse. I want to make sure he's all set to leave. Napansin ko natataranta na siya sa pag-aayos ng necktie niya habang naglalakad papalapit. Napailing-iling na lang ako. Kalalaking tao hindi marunong magtali ng kurbata ng maayos. Let me do it. Alok ko nang makalapit siya. Hinayaan niya naman ako at bigla siyang tumingala. I'm not sure kung ginawa niya yun para mas matali ko ng maayos ang necktie niya o dahil iniiwasan niya tumingin sa mukha ko. Make it fast. I'm late. Nangunot ang noon niya. Tumango naman ako at binilisan ang ginagawa ko. Umira na naman ang pagiging mainipin niya. Parang ako pang sinisisi niya kung bakit siya na late eh. Kasalanan niya naman. Ilang beses kong sinabing malilate na siya sa trabaho pero tinuloy niya pa rin ang gusto niya. Hindi niya talaga ako pinapakinggan. Ingat ka sa pagdadrive ha? Paalala ko sa kanya habang inaayos ang damit niya. Nagusot na naman kasi. Parang bara-bara niya nalang sinuot ang polo niya. Hindi niya tuloy napansin ang mga gusot sa bandang manggas nun. Irritable niya nilayo ang mga kamay ko. Of course, I will. Binuksan na niya pintuan ng sasakyan. Don't you dare leave the house. At huwag kang magpapapasok ng iba. Utos niya pa bago tuluyang pumasok sa loob. Napayuko na lang ako. Kada umaga na lang, yan ang sinasabi niya sa akin. Kabisadong kabisado ko na nga pati ang striktong tono ng boses niya. Wala na bang bago? Kailan niya kaya ako hahalikan sa noot sasabihan ng I love you bago siya pumasok sa trabaho? Pinanood ko siyang makalayo, kumaway pa nga ako sa kanya pero hindi ko alam kung nakita niya pa. O marahil nakita niya at sadyang hindi niya lang talaga pinansin. Nang lumiko na sasakyan niya sa kanto'y pumasok na rin ako sa loob ng gate. Katerina, I was stunned for a few seconds. Imposible si Daniel ang tumawag sa akin dahil nakaalis na ito. Lumingon ako sa likuran. Napakon tingin ko sa lalaki na katayo sa labas ng bahay namin. Gusto kong sabihin sa sarili ko na I was just hallucinating things. Pero hindi. It's really him. Kilalang kilala ko siya. Kahit pa nagmature ang konti na itsura niya at may balbas na sa gilid ng mukha niya. His shoulders also got broader. But his aura remained the same. Pinaghalong gulat at kabang nararamdaman ko. What is he doing here? Isasara ko na sana ang gate para hindi siya makapasok pero malakas siya at natulak niya ito pabukas. I step backwards pero hinigit niyang bewang ko palapit sa kanya at niyakap ako ng mahigpit. Literal na nigas ang buo kong katawan. I felt goosebumps. Pasimple akong sumilip sa labas para masigurong wala na talaga si Daniel sa paligid. I use all my energy to push him away but he didn't let go of me. Zena, what do you think you're doing? Bakit ka nandito? Natatarantang tanong ko. Bigilan niya naman ako nilayo sa kanya pero hawak-hawak pa rin ang magkabilang balikat ko. Binigyan niya ako ng isang nagtatakang tingin. Hindi yan ang reaksyong inaasahan ko mula sa'yo. Aren't you happy to see me? Napanganga ko sa tanong niya. Hindi ako nakasagot. Kumunot lang ano ko. Happy? Paano ko magiging masaya kung nasa harapan ko ngayon ang lalaki naging dahilan kung bakit galit na galit sa akin ngayon ang asawa ko? Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Pag-iiba ko sa usapan. I guess hindi ko naman kailangan sagutin ang tanong niya. I just wanna know kung anong ginagawa niya rito at paano niya nalaman ang bahay namin. That's not important. Sumama ka sa akin. Ilalayo na kita rito. What? My eyes widened in great shock. Nababaliw ka na ba? No way! Ano to? After that happening, hindi na kami nagkita at nagkausap ulit ni Zenar. Nawalan na kami ng connection sa isa't isa. I already forgot about him at ang alam ko lumipad na ito papuntang Amerika matapos siya makalaya mula sa dalawang linggong pagkakakulong. Then now, all of a sudden, bigla siyang lilitaw dito sa tapat ng bahay namin at sasabihin sumama ko sa kanya? Isang taon na lumipas at ngayon lang niya nagawang magpakita.
Naiinis ako, mas lalo lang niyang papahirapin ng sitwasyon ko. I'm working my way to gain my husband trust and love back. Pero ngayon nagpakita siya, mas lalo na naman kami magkakagulo. I know your situation with Daniel. Alam kong sinasaktan ka niya. So come with me now, Catherine. What he said wasn't an offer, it was a demand. Why does he sound so sure na sasama ako sa kanya? Tinanggal ko naman ang pagkakakapit niya sa akin. What are you talking about? Hindi ako sinasaktan ni Daniel. We're living happily together. Pagsisinungaling ko pero mukhang hindi ko siya napaniwala. Come on, you don't need to make stories, Catherine. Sinabi na sa akin ni Lorena lahat. It's in dismay. Bakit ba naman kasi sinabi ko pa sa pinsan ko? Alam ko namang madulas ang dila nun. Baka nga siya rin ang nagsabi kay Sinar kung sana kami nakatera. How could she? Sa dinami-dami ng pagsasabihan niya, baka si Sinar pa? Para namang hindi niya alam ang nangyari. Nagulat ako nang bigla kong hilahin ni Sinar palabas ng gate. Let's go. I gripped my free hand on the bars para hindi niya ako tuluyang mahila. No, ano ba Sinar? Hindi ako sasama sa iyo. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi sa iyo ni Lorraine. But no, I won't come with you. Kaya please, tinulak-tulak ko siya palayo. Umalis ka na rito at baka makita ka pa ng asawa ko. I won't live without you, Caterina. Matagal kong tiniis to. Pinilit ko manahimik at huwag makialam. But I can no longer take the fuck of him. Hurting you, that asshole. You don't deserve that kind of man. Ano ka ba? Tumaas ng boses ko. Sinabi na nga hindi niya ako sinasaktan. Umalis ka na, parang awa mo na. Then how can you explain this? Tinuro niyang gilid ng labi ko. Shit, napansin niya siguro yung maliit kong pasadoon. Alam kong huling-huli na ako pero pinilit ko pa rin magsinungaling. Tinaboy ko naliri niya. That's nothing. Caterina naman. Ginulo niya naman ang buhok niya pahiwatig na naiinis na siya. Kung alam ko lang na ganitong gagawin niya sa'yo, sana hindi na lang kita hinayaang bumalik sa kanya. I'm a better lover. Napahakbang ako pa atras nang idikit niyang katawan niya sa akin. And didn't you miss me? Kasi ako, miss na kita. Bago pa ako makasagot ay nahila na niya ang mukha ko at siniila ang labi ko. Isang tao agad ang unang pumasok sa utak ko. Si Daniel. Mapapatayin niya ako kapag nalaman niya ito. I wanted to push Sinar away. I swear I wanted to. But my body was stunned. Lalo nang gumalaw ng bibig niya. Mula sa panlalaki ng mga mata ko ay napapikit ako ng madiin. God, why is he doing this? Nagpanik ako na makarinig ako ng tunog ng papalapit na sasakyan. No, no. This can't be happening. Nangilid ang luha sa mata ko sa sobrang takot at kabang nararamdaman ko. I can feel my heart beating so fast. Alam ko kung sino yung paparating. Kami lang naman ang tanging nakatera sa street na ito. Natatakot ako. Natatakot ako sa pwedeng gawin ng asawa ko kay Sinar at sa akin. Ang bilis ng pangyayari. Nagulat na lang ako nang mawala na si Sinar sa tapat ko at nakita ko na lang ito nakahandusay sa kalsada, duguan ang labi. Daniel! No, stop! Tumakbo ako pupunta kay Daniel at inawat ito bago niya pamuling masapak sa mukha si Sinar. Pero binawi niya lang ang braso niya at tinulak ako palayo. Ano? Ipagtatanggol mo tong lalaking to? Sigaw niya sa akin. I was taken aback dahil nalilisik sa galit ang mga mata niya. Nakakatakot siya. Humarap ulit siya kay Sinar at tinadyakan ito sa sikmura. Napatakip ako sa bibig ko. It's like everything flashback. Ganitong-ganito rin ang ginawa niya rito noong nahuli niya kami ni Sinar. Kinwelyohan niya ito at hinila patayo. Hayop ka? Ang kapal ng mukha mong magpakita rito? Hindi mo ba talaga titigilan ang asawa ko, ha? Sinar spitted blood sabay tingin ng masama kay Daniel. No, I won't. And I swear, I'll take her from you. Maanghang na tugon nito. Napamura si Daniel at muling pinatikim ng sapak si Sinar. I clenched my hair at napaupo sa semento. Sinar naman, bakit ba kasi kailangan mo pa sumagot? Gago ka, I'll kill you. Sigaw ni Daniel habang nasa ibabaw ni Sinar at sunod-sunod itong sinasapak. Tumakbo na ako palapit sa kanya, tinila na siya palayo bago niya pa mapatay si Sinar. Sinar, umalis ka na, please! I beg, hindi dahil sa kinakampihan ko siya o ano. Natatakot lang ako sa pwedeng gawin sa kanya ng asawa ko. Galit na galit si Daniel. I can feel his entire body trembling at namumulan ng mga mata niya. Buti naman at sinunod ako ni Sinar. Halos gumapang na siya pabalik sa nakaparadang sasakyan niya. I am so worried. Gusto ko sana siyang makitang makalayo man lang just to make sure he could still drive properly. Pero bigla nang hinawakan ni Daniel ang buhok ko at hinila ako papasok sa loob ng bahay. He shut the door at nangyari nang inaasahan ko.
Lumipad ang palad niya sa pisngi ko. Napasubsob ako sa katabing couch sa sobrang lakas ng sampal niya, kusang tumigil sa pagtulo ang mga luha ko. Natulala na lang ako. Pinagbabato niya mga throw pillows at buong puwersang sinipa ang center table. Nabasag ang salamin pati ng malaking vase at ilang figurines na nakapatong doon. Napatakip ako sa tenga ko dahil sa lakas na nagawa ng ingay. Nanikip biglang dibdib ko. I started panicking and I breathed through my mouth dahil pakiramdam ko naubusan na ako ng hangin. Daniel yelled in anger at hinang na hinang siyang napaupo sa upuan. He grasped his hair. Kitang-kita kong panginginig ng mga braso niya like he is going to explode soon. Rinig ko rin ang paghahabol niya ng hininga. Bullshit! Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Katerina! Bakit ba ayaw mo sumunod sa akin? Gigil na tanong niya. Nag-ipon ako ng lakas and I ran to him at lumuhod sa harapan niya. Gusto kong ipaliwanag sa kanyang nangyari at alam kong maintindihan niya ako sa oras na malaman niya ang totoo. I held his hands. Daniel, I swear, hindi ko talaga alam kung paano niya nalaman kung saan tayo nakatira. Alam ko naman kasi yun ang malaking katanungan sa utak niya. Papaano nakarating dito si Zinar? We immediately moved to another city matapos ang pangyayaring yun. Walang ibang nakakaalam sa tinitirahan namin bukod sa mga pamilya namin. And I know si Lorraine ang nagsabi kay Zinar kung saan kami nakatira. I waited for his response pero nakatitig lang ito sa ibang direksyon. Kitang-kita ko pa rin ang sobrang galit sa mukha niya. Please, believe me this time! Dagdag ko pa. Bigla namang nalipat ang tingin niya sa akin. His eyes were filled with anger and hatred. Hinila niya ako sa braso patayo. How could I believe you kung alam mo lang gawin ay lokohin ako? Napayo ko ako kaya naman tumulong ang luha ko. I thought he understand. Now tell me the truth, Katerina. Humigpit ang pagkapisil niya sa braso ko. Napaaray ako at nagpumiglas dahil sa sakit. Parang magkakapasana naman ako. Palagi bang nagpupunta yung gago niyo dito pag wala ako? At anong ginagawa niyo, ha? What? No! Nagulat na lang din ako nang makita siya. Aaray! He grasped my arm even tighter. Daniel, please stop! You're hurting me! Talagang sasaktan kita? You really a whore? Para kang maubusan na lalaki sa kalsada pa kayo naghahalikan! Bakit? Hindi niyo na kayang pigilan ang mga sarili niyo? Sabik na kayo sa isa't isa, ganun ba ha? Bumuhos sa mga luha ako sa sobrang sakit ng sinabi niya. Hindi ako makapaniwalang nanggaling ang mga salitang yun sa bibig mismo ng asawa ko. Tumingala ako para pigilan ang mga luha ko at makahinga ng mas maayos. Buti na lang may naiwan ako at napabalik. Kung hindi't baka anon naman ang ginawa ng maabutan ko. Ano bang dapat gagawin niyo na lalaki mo kung sakaling hindi ako dumating ha? Pumikit ako ng mariin. Nating, bitawan mo na nga ako! Wala naman akong ginagawa eh! Depensa ko sa gitna ng mga hikbi ko. Totoo naman, wala naman talaga akong kasalanan. Bigla na lang sumulpot yung Zinar na yun dito. Anong wala? I saw you kissing. Kitang-kita ko. Tapos sasabihin mong wala kang ginagawa? You think I'm stupid? He was the one who kissed me. Pabalang nasagot ko. Eh buwisit, eh ba't ka pumayag? Bumuntong ininga ko sa sobrang inis. God, why can't I just died? Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko para lang maintindihan niya ako. Napapagod na ako magpaliwanag at depensahan ng paulit-ulit ang sarili ko. He's my husband, at kung mayroong isang tao na dapat nakakaintindi sa akin at magiging kakampi ko, siya dapat yun. Bakit ayaw niya akong paniwalaan? Porket ba nagkamali ako ng isang beses at niloko ko siya? Hindi na niya ako kayang pagkatiwalaan ulit? Hirap na siyang magtiwala ulit, ganun ba? Napasigaw ako nang muli niyang hilahin ang buhok ko. He whispered in my ear in gritted teeth. I swear to you, I will kill that man. Ibabalik ko siya sa kulungan kung saan siya nababagay. Daniel, ano ba? Kalimutan mo na. No? At anong ibig niya sabihin he'll take you away from me? May binabala kayo, no? And you leave me for that asshole? Sasagot pa lang sana ako pero bigla na siyang sumigaw ulit. And you think papayag akong mangyari yon? Hell no, I won't let you. Try me, Katerina! Try me! Bigla niya akong kinaladkad papasok sa CR. Hinang-hina na ako't hindi ko na kayang pumalag pa. Binuksan niyang shower at nagising ako ng umagos ang malamig na tubig sa katawan ko. Mabilis na nabasa ang kamison ko dahil manipis lang ito. He removed his clothes one by one at pagkatapos ay damit ko naman ang tinanggal niya. His eyes were filled with lust habang pinagmamasdan niya hubad kong katawan. Binuhat niya ako paharap sa kanya with my legs spread apart. At sinandal ako sa malamig na dingding.
I groaned in pain when he forcibly went inside me. I found myself shedding in tears. Stop! Masakit! I begged, but he didn't listen. He pumped deeper and faster. Akin ka lang, Katerina. You understand? Akin ka lang!